Hello, ako po si Romy Ramos na nakatira po sa Inglaterra. Dumating po ako noong 1977, March 13, 1977. Ang edad ko po ngayon ay 63 na ako ngayon. I was born April 5, 1957. Yung oras na yon at panahon na yon ay talagang pinag-isipan ko kung ako'y pupunta sa Inglaterra, pero dahil sa kahirapan po ng buhay, wala po tayong choice kundi magbaka sakali. So, nag-apply ako sa isang restaurant sa Covent Garden. Ang naging trabaho ko doon ay naging commis chef ako. So, basically ang commis chef, kung ano lang maiuto sa akin ng chef, gagawin mo. So, from then, nagkatrabaho pa rin ako sa hospital. Pari dalawang trabaho ko. Nag-iipon ako ngayon para kasi naisip ko sa darating na panahon magkakaroon ako ng sarili kong negosyo. So ngayon, time na yon, mayroon ako na kaibigan na bank manager. So siya naman nag-advise sa akin kung gusto kong magkaroon ng sarili kong negosyo. Tapos sabi ko, sige, mayroon akong naiisip na lugar na yun nga, dun sa Halstead, sa may Essex. Ang unang-unang negosyo ang pinasok ko. Ito po ay nag-import po ako ng mga jogging pants, tracksuits. Pero unfortunately, kasi hindi yata natin linya yun, medyo nag-fail tayo doon, no? Yung ano na yun, parang experience sa akin na talagang hindi di dapat nung nag-fail ka, tapos masisiraan ka na ng loob na ayaw mo nang mag-isip uli. Pero parang yun ang naging more stepping stone sa akin na para lalo pang mag-sumikap. Kumbaga, burning desire ko talaga na magkaroon ng sariling negosyo. Siguro, yung experience ko nung bata pa ako, yung kahirapan ba ng buhay, na ayaw mo mag-fail sa isang project tapos hinto ka na. Ayaw ko na, talo na ako. Huwag ko nating, hindi ko iniisip yun na talo na ako eh. Ang inisip ko, panalo ako kasi nagkaroon ako ng experience eh. Ayun, nag-double job ako, trabaho pa rin sa hospital, nagtrabaho sa restaurant, sa may, yung nga sabi ko, nabandi ko sa Covent Garden. Ang tulog ko siguro, dalawang oras lang. Mag-umpisa ako ng alas 5 ng umaga, alis ako sa bahay. Tapos, pagkatapos ako ng hospital ng alas 2, matutulog ako sa oras. Break ko, lunch break eh. Alas 3 to 3.30, nasa Covent Garden ako, alauna natapos ko doon. So, nagbangketa ako noon. At before na magbangketa ako, before naman mag-fail yung tracksuit ko, nakilala ko na yung synthesis. So, parang siya pa rin ang nagbigay sa akin ng encouragement at of course, siya pa rin ang akin naging, kumbaga sa ano, yung talagang kailangan paggandahin ko kasi magkaasawa na ako eh. You know, gusto kong inspirasyon ko sa, yun ang ano doon, yun ang words doon. Oh. Di, nung nagbebenta po ako sa bangketa, sa King's Cross po yan, Chapel Street, alam ko pa yung lugar na yan. Eh, at that time, si Mrs. po, nagbibigay lang po sa akin ng 5 pounds. Parang pangkain ko, ganun-ganun, eh, ang hina ng negosyo pa rin ng tracksuit. So, nire-recycle ko lang yung 5 pounds, sorry. Yung 5 pounds, nire-recycle ko, binabalik ko lang sa kanya. Ang pretending na yun, kinita ko rin yun. Pero within herself naman, alam niya na hindi totoo yun. Na gusto ko lang siyang mapasaya. Kumbaga, no, mapasaya. Tapos yung pag nasa market ako, yung aking, meron kasing tindahan doon na Pilipino cafe siya. Noon pala, tinitignan niya ako kasi mag-assemble ako ng aking stall, puro wood yan. Kinat ko yan dahil wala akong pera para bumili ng bakal na stall eh. Ang ginawa ko, bumili akong 2x2 na kahoy, pinagkakat ko yan. Dahil nga nagtatracksuit ako, binibenta ko yung mga leftovers ng aking in-import from the Philippines. Meron nga yung isang Chinese na tinitignan niya rin pala ako. Tapos nung nakita niya, nilapitan niya ako, sabi niya, marami ka pa bang tracksuit? Sabi ko, oo po, marami pa ako. Sabi ko, I'm interested. Binili niya ngayon yung tracksuit ko, the whole lot. So basically, kung ang presyo ng tracksuit, for example, dapat mga 15,000 pounds yun eh. Binigay ko lang siya kanya ng 10. Kasi wala ka nang kumurahan. Para mabenta ko lang lahat at gusto na kasi mag-import ng another, yung nga, pumasok na yun yung Milagrosa Foods. May mga kaibigan ako na nag-deliver ng bigas, bahay-bahay yan. So, ang sabi ko, sige, gagawa din ako yan. So, yung kinukunan nila, yun din ang kinukunan ko ng bigas. So, almost a year yan, bumibili lang ako doon.
dinideliver ko sa bahay-bahay. Kahit na public holiday, for example, Christmas, New Year's Day, nag-deliver ako para kumita. Tapos, at the end of the day, naisip ko, bakit? Kasi nga, binili na yung tracksuit ko, nagkaroon akong 10,000 pounds. Palas yung parang naipon namin, sabi ko kay Mrs., mag-import na tayo ng bigas. So yun, nag-import kami ng bigas. Doon pumasok ang Milagrosa Foods. Ngayon, papunta tayo ng tindahan. Ito nyo yung Milagrosa Supermarket. Dito sa, ano ito eh, sa Bottom Store High Street. Yung nga pong pangalan Milagrosa Foods, tsaka yung logo na kailangan namin sa letterhead, tagpi-tagpi lang yan eh. Dahil wala naman tayong knowledge doon sa kung mag-computer. Ang nakatulong po sa kanya, yung tao ng Costco. Ginawa niya yung logo. The whole day kami nandoon, nagagawa-gawa siya ng logo. Yun ngayon ang sinadmit ko sa company para gawin nila yung bag ko na Milagrosa. Doon nag-umpisa. Ang masasabi ko lang po sa aking mga kababayan at sa mga kapwa ko po Pilipino na lagi po tayong una, manalangin po tayo na ang gagawin po natin ay nakatuon lang sa ating magandang hatikain. At wag po tayong masyadong mag-iisip ng failure. Lagi tayo mag-iisip na kaya natin gawin. Kahit na po nahihirapan tayo, wag po tayong susuko. Kahit na po tayo sinasabihin ng ibang tao na wala namang alam yan eh. Hindi naman makakarating sa gusto niyang gawin. Napakayabang yan. Magagawa ba niya yan? Wala namang pera, wala namang puhunan, wala namang knowledge. Wag po nating tanggapin sa ating pong buhay yan. Ang ating pong gawin eh, mag-focus tayo ng gusto sa ating project. Gawin natin ang tama. Gawin natin na kaya ko to eh. You know? Kung nagagawa ng iba, mas kaya kong gawin. Yun po ang dapat natin gawin. Huwag po tayong manghihina ng loob. Lagi po tayong mag-isip ng maganda para po sa ating kinabukasan.